Good morning po sa ating lahat. Lunes na po at sana'y blessed ang umpisa ng inyong linggo. Napakaganda po ng panahon dito sa amin. Sana'y kayo rin. Purihin po ang Diyos na lumikhat. Welcome to the Contemporary Tagalog Bible Reading. Ako po si Silver at araw-araw excited po ako na makasama kayo sa paglalakbay sa buhay patungo sa mas malalim at personal na pagkilala sa Diyos. Ang misyon ko po ay magbasa ng Biblia araw-araw na kasama kayo upang maging bahagi ang salita ng Diyos sa ating buhay. Nakalagpas na po tayo ng 100 episodes. Ngayong araw na ito, episode 101 na po. April 11 na, at saka Holy Week na rin. At dahil dito, sana maging panata nyo ang magbasa ng Biblia. Ipagpatuloy po natin sa araw na ito ang mga nasusulat tungkol sa ating Panginoon. Samahan niyo muli ako at kapitbisig tayo as we continue the journey to finish the Bible in a year. Tapos na po natin ang Deuteronomio kahapon at naumpisahan na rin natin ang 2 chapters ng Joshua. Magbasa po uli tayo ngayon ng 2 maikling chapters sa librong Joshua. Ito'y ang chapters 3 and chapter 4. Maaga pa'y bumangon na si Joshua at ang lahat ng mga Israelita. Umalis sila sa Shittim at pumunta sa ilog ng Jordan. Nagkampo muna sila roon bago sila tumawid. Pagkalipas ng 3 araw, nag-ikot sa kampo ang mga pinuno at sinabi sa mga tao, "Kapag nakita niyong dinadala ng mga pari na mga Levita ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos, sumunod kayo sa kanila para malaman niyo kung saan kayo dadaan dahil hindi pa kayo nakakadaan doon. Pero huwag kayong lalapit sa kahon ng kasunduan. Magkakaroon kayo ng agwat na 1 kilometro. Pagkatapos, sinabi ni Joshua sa mga tao, "Linisin niyo ang inyong mga sarili dahil bukas ipapakita sa inyo ng Panginoon ang mga kamangha-manghang bagay." Sinabi rin ni Joshua sa mga pari, "Dalhin niyo na ang kahon ng kasunduan at mauna kayo sa mga tao." Sinunod nila ang sinabi ni Joshua. At sinabi ng Panginoon kay Joshua, "Sa araw na ito, pararangalan kita sa harap ng lahat ng Israelita para malaman nilang sumasa iyo ako gaya ng pagsama ko kay Moises. Sabihin mo sa mga paring tagabuhat ng kahon ng kasunduan na pagtapak nila sa ilog ng Jordan ay huminto muna sila." Kaya tinawag ni Joshua ang mga tao, "Halika kayo, sasabihin ko sa inyo kung ano ang sinasabi ng Panginoon na inyong Diyos. Ngayon malalaman nyo na na sumasa inyo ang buhay na Diyos dahil siguradong itataboy niya papalayo sa inyo ang mga Kanineo, Hiteo, Hiveo, Perezeo, Gergazeo, Amoreo at mga Jebuseo. Tiyakin nyo na ang kahon ng kasunduan ng Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo ay mauuna sa inyo sa pagtawid sa ilog ng Jordan. Kaya ngayon pumili kayo ng 12 lalaki, isa sa bawat lahi ng Israel. Kapag lumusong ng mga pari na tagabuhat ng kahon ng kasunduan ng Panginoon, ang Panginoon na makapangyarihan sa buong mundo, hihinto ang pagdaloy ng tubig sa ilog ng Jordan. Ang tubig nito mula sa itaas ay maiipon sa 1 lugar. Anihan noon at umaapaw ang tubig sa pampang ng ilog ng Jordan. Umalis ang mga tao sa mga kampo nila para tumawid sa ilog. Nauuna sa kanila ang mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Pagsulong ng mga pari sa ilog, huminto agad sa pagdaloy ang tubig. Naipon ang tubig sa malayo, sa lugar na tinatawag na Adam, isang bayan malapit sa Zaretan. Walang tubig na dumadaloy papunta sa dagat na patay, kaya nakatawid ang mga tao sa lugar na malapit sa Jericho. Nakatayo sa gitna ng natuyong ilog ang mga pari na buhat ang kahon ng kasunduan habang tumatawid ang mga Israelita. Hindi sila umalis doon hanggat hindi nakatatawid ang lahat. Nang makatawid na ang lahat ng mamamayan ng Israel sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Joshua, "Pumili ka ng 12 lalaki, isa sa bawat lahi, at utusan ang bawat isa sa kanila na kumuha ng 1 bato sa gitna ng ilog, doon sa kinatatayuan ng mga pari. Pagkatapos, dadalhin nila ito sa lugar na tutuluyan nyo ngayong gabi."
Kaya tinawag ni Joshua ang 12 lalaki na pinili niya mula sa bawat isang lahi ng Israel. At sinabi, pumunta kayo sa gitna ng ilog, sa harap ng kahon ng kasunduan ng Panginoon na inyong Diyos. Ang bawat isa sa inyo, kumuha ng isang malaking bato para sa bawat lahi ng Israel at pasanin ito. Gawin niyo agad itong monumento bilang alaala sa ginawa ng Panginoon. Sa darating na panahon, kapag nagtanong ang mga anak niyo kung ano ang ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin niyo sa kanila na huminto ang pagdaloy ng ilog ng Jordan nang itinawid dito ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. Ang mga batong ito ay isang alaala para sa mga mamamayan ng Israel magpakailanman. Sinunod ng 12 Israelita ang iniutos sa kanila ni Joshua ayon sa sinabi ng Panginoon. Kumuha sila ng 12 bato sa gitna ng ilog, isang bato para sa bawat lahi ng Israel. Dinala nila ang mga bato sa kampo nila at inilagay doon. Naglagay din si Joshua ng 12 bato sa gitna ng ilog, sa lugar na kinatatayuan mismo ng mga paring buhat ang kahon ng kasunduan. Hanggang ngayon nandun pa ang mga batong iyon. Nananatiling nakatayo sa gitna ng ilog ang mga pari hanggang sa matapos ang mga tao ang lahat ng iniutos ng Panginoon kay Joshua, na ayon din sa iniutos ni Moises kay Joshua. Nang makatawid na silang lahat, itinawid din ang kahon ng kasunduan at nauna ulit ang mga pari sa mga tao. Tumawid din at nauna sa mga tao ang mga lalaking armado mula sa lahi ni Ruben, Gad at kalahating lahi ni Manase. Ayon sa iniutos ni Moises sa kanila, ang 40,000 armadong lalaki ay dumaan sa presensya ng Panginoon at pumunta sa kapatagan ng Jericho para makipaglaban. Nang araw na iyon, pinarangalan ng Panginoon si Joshua sa harap ng mga Israelita at iginalang si Joshua ng mga tao sa buong buhay niya gaya ng ginawa ng mga tao kay Moises. Pagkatawid noon ng mga Israelita sa ilog ng Jordan, sinabi ng Panginoon kay Joshua, utusan mo ang mga paring may buhat ng kahon ng kasunduan na umahon na sila sa ilog ng Jordan. At sinunod iyon ni Joshua. Kaya umahon ang mga pari na dala ang kahon ng kasunduan ng Panginoon. At pagtapak nila sa pampang, dumaloy ulit ang tubig at umapaw gaya ng dati. Ang pagtawid ng mga Israelita sa ilog ng Jordan ay nangyari ng 10th araw ng unang buwan. Pagkatapos, nagkampo ang mga Israelita sa Gilgal sa gawing silangan ng Jericho. Doon ipinalagay ni Joshua ang 12 bato na ipinakuha niya sa ilog ng Jordan. Sinabi ni Joshua sa mga Israelita, sa darating na panahon, kapag nagtanong sa inyo ang mga anak ninyo kung anong ibig sabihin ng mga batong ito, sabihin nyo na lumakad sa tuyong lupa ang mga Israelita nang tumawid sila sa ilog ng Jordan. Sabihin nyo sa kanila na pinatuyo ng Panginoon na inyong Diyos ang ilog ng Jordan hanggang sa makatawid kayo, gaya ng ginawa niya sa dagat na pula hanggang sa makatawid kayo. Ginawa niya ito para kilalanin ng lahat ng mga tao sa mundo na makapangyarihan ang Panginoon at upang lagi kayong magkaroon ng takot sa Panginoon na inyong Diyos. Sa libro ni Lucas, itutuloy na nating basahin ang chapter 14 at tatapusin natin ito ngayong araw na ito. Napansin ni Jesus na ang mga bisita sa handaan ay nag-uunahan sa mga upuang pandangal, kaya pinangaralan niya ang mga ito. Kapag inimbita ka sa isang kasalan, huwag mong pipiliin ang upuang pandangal dahil baka may inimbitang mas marangal pa kaysa sa iyo. At lalapitan ka ng nag-imbita sa iyo at sasabihin niya, ibigay mo sa taong ito ang upuan mo. Kaya mapapahiya ka at uupo na lang sa upuan ng mga karaniwang tao. Ang dapat mong gawin kapag naimbitahan ka ay piliin ang upuan para sa mga karaniwang tao. Para pagdating ng nag-imbita sa iyo, sasabihin niya, kaibigan, doon ka maupo sa upuang pandangal. Sa ganoon ay mapaparangalan ka sa harap ng tao. Sa ganoon ay mapaparangalan ka sa harap ng lahat ng panauhin. Sapagkat ang nagpapakataas ng kanyang sarili ay ibababa, at ang nagpapakababa ay itataas.
Pagkatapos sinabi ni Jesus sa nag-imbita sa kanya, "Kung maghahanda ka, huwag lang ang mga kaibigan, kapatid, kamag-anak at mayayamang kapitbahay ang imbitahin mo, dahil baka imbitahin ka rin nila. At sa ganooy, nasuklihan ka na sa ginawa mo. Kaya kung maghanda ka, imbitahin mo rin ang mga mahihirap, ang mga lumpo, mga pilay at mga bulag. Sa ganoon ay pagpapalain ka. Dahil kahit hindi ka nila masusuklian, ang Diyos ang magsusukli sa iyo sa araw na muling pagkabuhay ng mga matutuwid." Nang marinig iyon ng isa sa mga nakaupo sa may mesa, sinabi niya kay Jesus, "Mapalad ang taong makakasalo sa handaan sa kaharian ng Diyos." Kwentuhan siya ni Jesus ng ganito, "May isang taong naghanda ng isang malaking pagdiriwang at marami ang inimbita niya. Nang handa na ang lahat, inutusan niya ang mga alipin niya na sunduin ang mga inimbita at sasabihin sa kanila, 'Tayo na, handa na ang lahat.' Pero nagdahilan ang bawat na imbitahan. Sinabi ng isa, 'Pasensya na, nakabili ako ng lupa at kailangan puntahan ko at tingnan.' Sabi naman ng isa, 'Nakabili ako ng 10 baka at susubukan ko kung mabuting ipang-araro. Pasensya na.' At sinabi naman ng isa pa, 'Bagong kasal ako, kaya hindi ako makakadalo. Kaya umuwi ang alipin at ibinalita ang lahat sa amo niya. Nagalit ang amo at nagutos ulit sa alipin niya, 'Sige, pumunta ka sa mga kalsada at mga eskinita ng bayan at dalhin mo rito ang mga mahihirap, mga lumpo, mga bulag at mga pilay.' Nang natupad iyon ng mga alipin, bumalik siya sa amo niya at sinabi, 'Nagawa ko na po ang iniutos niyo, pero maluwag pa.' Kaya sinabi ng amo niya, 'Pumunta ka sa mga kalsada at sa daan sa labas ng bayan at pilitin mong pumarito ang mga tao para mapuno ng panauhin ang bahay ko. Tinitiyak ko sa iyo, ni isa man sa mga una kong inimbita ay hindi makakatikim ng handa ko.'" Maraming tao ang sumunod kay Jesus sa paglalakbay niya papuntang Jerusalem. Lumingon siya at sinabi sa kanila, "Ang sino mang nais sumunod sa akin pero mas mahalaga sa kanya ang kanyang ama at ina, asawa at mga anak, mga kapatid at maging ang kanyang sarili ay hindi maaring maging tagasunod ko. Ang sino mang ayaw sumunod sa akin dahil natatakot siyang mamatay para sa akin ay hindi maaring maging tagasunod ko. Ang sino mang gustong sumunod sa akin ay katulad ng isang tao na nagbabalak magtayo ng isang tore. Una, iisipin muna niya kung magkano ang magagastos niya sa pagpapatayo at kung may sapat siyang perang gagastusin hanggang sa matapos ito. Sapagkat kung hindi niya ito gagawin, baka hanggang pundasyon lang ang maipagawa niya at hindi na maipapatapos. Kaya pagtatawanan siya ng makakakita nito. Sasabihin nila, 'Nagpatayo ng bahay ang taong ito pero hindi na kayang ipatapos.' Katulad din ng isang hari na gustong makipagdigma sa kanyang kapwa-hari. Dapat isipin muna niya kung makakayanan ng 10,000 sundalo niya ang 20,000 sundalo ng kanyang kaaway. At kung sa palagay niya hindi niya kaya, magpapadala na lang siya ng mga sugo para makipagkasundo bago dumating ang kanyang kaaway. Ganyan din ang gawin ninyo. Isipin muna ninyong mabuti ang pagsunod sa akin. Dahil kung hindi nyo magagawang talikuran ang lahat ng nasa inyo, ay hindi kayo maaring maging tagasunod ko. Mabuti ang asin, pero kung mag-iba ang lasa, wala nang magagawa para maibalik ang lasa nito. Wala na itong pakinabang kahit ihalo sa dumi para maging pataba sa lupa. Kaya itinatapon na lang ito ng mga tao. Kayong mga nakikinig, dapat nyo itong unawain." Panibagong chapter ulit sa Salmo ang babasahin natin sa araw na ito. Ito'y ang chapter 80. "O pastol ng Israel, pakinggan nyo kami. Kayo na nangunguna at pumapatnubay sa angkan ni Jose na parang mga tupa, kayo na nakaupo sa inyong trono sa gitna ng mga kerubin, ipakita nyo ang inyong kapangyarihan sa lahi ni Ephraim, ni Benjamin at ni Manase. Ipakita nyo po ang inyong kapangyarihan. Puntahan nyo kami para iligtas. O Diyos, ibalik nyo kami sa mabuting kalagayan. Ipakita nyo sa amin ang inyong kabutihan upang kami ay maligtas. Panginoong Diyos na makapangyarihan,
hanggang kailan ang galit niyo sa mga panalangin ng inyong mga mamamayan. Pinuno niyo kami ng kalungkutan at halos mainom na namin ang aming mga luha. Pinabayaan niyong awayin kami ng mga kalapit naming bansa at pinagtatawanan kami ng aming mga kaaway. O Diyos na makapangyarihan, ibalik niyo kami sa mabuting kalagayan. Ipakita niyo sa amin ang inyong kabutihan upang kami ay maligtas. Katulad namin ay puno ng ubas na kinuha niyo sa Ehipto at itinanim sa lupaing pinalayas ang mga nakatira. Nilinis niyo ang lupaing ito at ang puno ng ubas ay nag-ugat at lumaganap sa buong lupain. Naliliman ng mga sanga nito ang mga bundok at ang malalaking puno ng sedro. Umabot ang kanyang mga sanga hanggang sa dagat Mediteraneo at hanggang sa ilog ng Euphrates. Ngunit bakit niyo sinira, O Diyos, ang bakod nito? Kaya ninanakaw ng mga dumadaan ang mga bunga nito. At kinain din ito ng mga baboy ramo at iba pang hayop sa gubat. O Diyos na makapangyarihan, bumalik na kayo sa amin. Mula sa langit, kami ay inyong pagmasdan. Alalahanin niyo ang inyong mga mamamayan na tulad ng puno ng ubas na inyong itinanim sa pamamagitan ng inyong kapangyarihan. Alalahanin niyo kami na inyong mga anak na pinatatag niyo para sa inyong kapurihan. O Diyos, para kaming mga puno ng ubas na pinutol at sinunog. Tinignan niyo kami ng may galit at nilipol. Ngunit ngayon, tulungan niyo kami na inyong mga hinirang na maging malapit sa inyo at palakasin kami para sa inyong kapurihan. At hindi na kami tatalikod sa inyo. Ibalik sa amin ang mabuting kalagayan at sasambahin namin kayo. O Panginoong Diyos na makapangyarihan, ibalik niyo sa amin ang mabuting kalagayan. Ipakita sa amin ang inyong kabutihan upang kami ay maligtas. Sa araw na ito, tatapusin na natin ang chapter 12 ng Kawikaan. Babasahin natin ang verses 27 and 28. Hindi makakamit ng taong tamad ang kanyang hinahangad, ngunit ang taong masipag, maganda ang hinaharap. Ang matuwid na pamumuhay ay patungo sa buhay, at maililigtas ka nito sa kamatayan. Napakaganda po ng feeling pag natatapos muli ang isang bahagi ng Biblia na ating binabasa araw-araw. Muli na naman nating natapos ang isa pang bahagi ng Biblia na nagbibigay ng kaliwanagan at karunungan sa atin upang maging mas malinaw ang direksyon ng ating paglalakbay sa buhay sa kasalukuyan. Kung meron po kayong mga katanungan, prayer request, or encouragement, i-private message niyo lang po ako. Muli po ako nagpapasalamat sa mga sumusunod po sa video na ito. Sana'y invite niyo ang mga kaibigan, kapamilya, at kung sino-sino pang mga kasama natin na pwedeng manood dito sa video ito upang maging bahagi ang Biblia sa kanilang buhay na katulad natin. Muli, ako po'y nagpapasalamat. Ako po si Silver sa pahintulot po ng ating Diyos na makapangyarihan. Makikita po ulit tayo bukas. Bye!